So guys, magandang hapon guys. Magandang guys sa IQ Packaging. Pero lang kung hindi nga dito guys na kunting parcel na deliver kayo. So, isama ko kayo na dun sa anak na deliver kayo. And guys, samahan niyo po guys sa dito ngayon guys at mamaya-maya po pag na-receive niyo yung ano guys. Punta na kapabalik na ko ng Caloocan. Okay guys, asamahan ako dito guys sa aking panibagong paglalakbay dito sa Las Piñas. So guys, magandang hapon guys. Magandang guys sa IQ Packaging. Pero lang kung hindi nga dito guys na kunting parcel na deliver din. Na isama ko kayo na dun sa anak na deliver tayo. And guys, samahan po guys dito ngayon guys at mamaya-maya po pag na-receive niyo yung ano guys. Punta na kapabalik na ko ng Caloocan. Okay guys, asamahan ko dito guys sa aking panibagong paglalakbay dito sa Las Piñas. Okay guys, pabalik na ako guys ng Caloocan. Tapos na po dito guys sa tiyak dito sa ano, sa Barco San Paris, Las Piñas. Okay, ito na guys. Guys, ito na yung ano guys, yung SM South Mall. Yung sa kanang side ko guys, yung SM South Mall. Sa puti road guys, pagkadating na talaga ito ng rush hour, medyo matindi ang traffic dito guys, kaya dapat agad dito marunong ka mag ano sa tansado mo yung oras dito na pagka pumasok ka o palabas, kasi pagka ngayong oras na malapit ng rush hour, patrapik na dito, kaya kailangan medyo iwasan mo yung oras ng rush hour para hindi ka maipis sa traffic dito.
hindi masyadong matrapid guys. Medyo mabilis-bilis pa yung daloy ng mga sasakyan. Sa kanang side guys, ito yung Madrigal Business Park sa bandang kanan guys. Guys, hindi pa talaga sa total mabagal kasi pag talagang mga 4 o'clock na dito medyo matindi ng traffic dito, kaya hinahawal ko kanina na hindi ko abutan dito ng mga 4 o'clock para kahit paano makaiwas ko sa matinding traffic. Ay, meron sa pa-stop-stop ito na naman. Ito guys, dire-diretso na ako dito guys ng Skyway. Sa Skyway na ang daan ko para mas mapabilis ako lalo. Timing naman guys na pagdaan ko ng mga stoplight isap ng kagawa kaya mas napabilis ako. Ito guys, dito na ako sa baba. Nasa tunnel na ako na padiretso ng Skyway. Nakapakit na ako dito. Dito pala guys sa Skyway guys, kailangan dito huwag kang lumagpas dito guys ng 100 kasi meron pong maximum dito na speed limit. 80 lang hanggang 60 ang pinaka mabilis. Kaya pag naispatang ka dito ng mga highway patrol, maaaring mahuli ka guys pagkadating mo doon sa may dulo exit mo. Maaaring iradyo ka nila kaya doon ka na mahuli pagkadating mo sa exit. Dito guys, one side lang to. One lane pala. Yan, dito na ako sa taas.
relatibo sa may dulo, magsalubungan na yan. Yung galing sa Kalamba, yan, dyan, dating siya pag-exit ko dyan, yan, magkatagpo. Saan mo na magpa-load? Hindi nyo na po yung teller, papaload ko kayo. Dito? Apo, apo, 8 po, 8. 8? Guys, tatanong na ko dong guys kung saan pwede magpa-load ng ano ng RFID kasi baka kapusin yung load ko sa RFID. Ito na guys, sama-sama na kami dito yung galing Kalamba pagdating niya sa may barrier. Sobrang malaking tulong ito guys, itong skyway na ginawa, dahil isipin mo na lang kung wala ito, lahat doon sa baba dadaan, sobrang buhol-buhol ang traffic. Dito, napakabilis. Yun lang, medyo, kasi magbabayad ka, pero parang ganun din ang suma total guys, kasi nga makasave ka naman ng gas, nakakasave ka. Parang inasave mo sa gas, ipangbayad mo lang din dito sa may toll fee, kaya parang ganun lang laban na ang higit sa lahat nun guys, yung nakakatipig ka ng oras, hindi ka naubusan ng oras dahil sa bilis ng biyahe mo. Dito na dun sa, nung wala ito, maipi ka ng traffic sa husto, tapos ngayon malakas ng gas mo, naubos pa yung oras mo, kaya yun ang malaki ang nawala mo. Napagod ka ng husto, tapos laki pa ng nakonsume mo sa gas, naubos pa yung oras mo sa biyahe dahil sa sobrang traffic. And dito lang guys, ingatan mo lang dito guys yung magpatakbo ka ng mabilis, na kailangan huwag ka lumagpas ng ano. Pero minsan meron akong iba nakikita dito, minsan lumalagpas sa speed limit, nasa kamera na yun kung matsambahan sila, mahuli sila ng ano, ng patrol dito sa taas. Minsan may alam mo dito, may mga kamera din dito na nakalagay. Yan guys, na maganda sa taas, hindi ko alam ano yung kamera ko guys, kasi ako lang mag-isa, wala akong tagahawak ng kamera ko, nakapatong lang yun sa dashboard ng sasakyan ko, kaya ay stili lang sa dyan. Ito pala guys, pwede dumaan ito guys ang mga six-wheeler, maliban guys ng delivery van na 4-wheels lang, bawal sila dito guys, kailangan mga six-wheeler, 8-wheelers yan, pwede sila dumaan dito. Pag 4-wheels lang na ano, mga delivery van, bawal siyang dumaan dito guys, kasi magaan kasi yun, delikado kung lumalakas ang hangin. Pero pag 4-wheels na ganito, mga 8B type lang, okay, pwede siyang dumaan, huwag lang siyang delivery van. Dito guys, hindi po kit skyway ito guys, isipin mo na ngayon, hindi nagka-traffic. Nagka-traffic din ito guys, lalo na pag rush hour sa mga holiday. Hindi talaga may iwasan yan guys, na siyempre marami rin dumaan dito sa taas.
Kaya minsan nagka-traffic din talaga dito. Pero pag ganito mga araw naman, mga peak season, hindi naman sa nagka-traffic. Huwag lang yung matapat na may mga holiday dahil yung mga tao sa Mindumayla, magkanya-kanyang uwian sa mga probinsya. Kaya ayan, nakakaroon ng traffic dito. Ayan guys, medyo bumaga dyan ng kunti. Kasi nga yung iba dyan guys, palabas yung iba, mahimbawa pa-exit. Tapos daw na dito, pag may mga kunting ano, isang dito talaga sa, dito sa guys na humihinto sa guys, kundi tuloy-tuloy naman talaga siya. Babagalan siya ng kunti, pagka medyo napupuno na yung ano. Ayun lang, ayun, tuloy-tuloy na naman. Okay, kasi meron nag-exit doon, minsan yung iba nag-minor, tapos naalangalin sila, kaya di pa sila nakapasok sa lane doon kung saan sila mag-exit. Pag bumagal sila guys, apektado rin yung kasunod. Babagal din hanggang sa babagal yung iba pang nakakasunod. Eh kasi dito, hindi naman lahat ito guys na dumadaan na kabisado nila. Yung iba naman, marami rin ito guys, mga first timer na dumaan dito. Kaya minsan, hindi mo talaga ma-exit. Hindi mo matansa yung kung saan ka dapat umexit. Kaya kailangan talaga medyo alali lang dito. Lagi ka nakatingin sa signage sa taas para malalaman mo kung saan ka dapat pumisto pagka malapit ka ng exit. May mga signage sa taas guys na talaga ano, kaya makikita mo na magkikailangan nakapokus ka sa focus sa pagmaniho, nakapokus ka rin sa pag monitor sa pagtingin nyo sa signage sa taas kung saan ka dapat umexit. Kasi pagka nagkamali ka, maaaring lumampas ka doon ka na sa kabilang exit, maka-exit, mapalayo ka naman tuloy. Kaya dapat talaga medyo alisto ka rin pagtingin sa mga signage sa taas. Tulad yan guys, yung Buendia exit, dapat talaga pagka ganyan nandun ka na sa lane ng pa-exit ng Buendia, dire-diretso. Taas nito guys, hindi kita yung mga building oh, halos nangalahat isa sa building, ang haba nitong skyway na ito. Kung isipin mo, akala mo hindi sa skyway, akala mo parang regular lang sa nadaan. Pero hindi mo alam, nasa ibabaw ko na pala. May mga ibang mga building, kalahati na. Dahil sa mataas talaga siya. Guys, mapalood na ako dito guys ng RFID ko. Kasi baka ko sila. Ako lang. Guys, yung kagandahan dito guys, mabilis mag-load dito. Abot mo lang yung ano mo, yung card mo yun, tapos saglit lang. Pagka doon ka sa baba guys, magpa-load doon sa mga ano nila, ang tagal kasi minsan dami, pila-pila pa. Takbo guys, nasa 70 lang takbo guys. Ni-minting ko lang yung 70-75. Kasi yung binang-bibirs ito guys, 80 lang binang-bibirs ito, 80 kph lang.
Ito pala guys, makikita dito guys yung SM Santa Nisa. Doon sa magandang unahan guys, makikita natin yun. Ayan guys, malapit na. SM guys, SM Santa Misa, yan. Yan. Halos kalahati din guys ang nakikita. Dahil sa taas ng skyway, kalahati ng SM ang makita sa taas.
guys, magandang araw guys. Andito na po guys sa Caloocan. Napanood nyo na guys yung aking dinaanan kanina sa Skyway. Sobrang bilis po guys at napaka sarap bumiyahe dito dahil walang traffic, diretso lang. Kaya lang ingat lang guys sa overspeeding, huwag masyadong mapatakbo ng mabilis. Okay guys, hanggang dito lang po guys. Bye bye at maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa akin channel. Bye bye, bye bye po.